What's up guys? Welcome sa panibagong segment ng aming vlog. Ito yung pag-try natin ng mga recipe sa air fryer. So ngayon, ang naisip kong i-share sa inyo ngayon is kung paano natin iluluto yung liempo sa air fryer. Na-marinate na namin siya overnight and ang mga nilagay naming halo dito, merong onion, may garlic, may oyster sauce, syempre soy sauce, tapos may konting tubig. And nilagyan pala namin siya ng honey. So parang nagtitest lang kami kung ano yung mga pwedeng ihalo pang marinate. Ito hindi siya kasali dito no, na sa pagluto natin. Hindi naman siya yung mga ginamit pag marinate. Pero meron tayo dito ng Maggi sabor, yung calamansi flavor. Meron din naman ng chili mansi flavor. Merong syempre soy sauce. And ito, ipapakita ko sa inyo ng malapitan. Meron dito ng calamansi, may onion, may garlic, may cucumber, may asukal, may ketchup, tsaka quick melt cheese. Tapos ito, huwag nating kalimutan, meron din dito ng onion leaves. So yan, mamaya gagamitin natin yan. Pero sa ngayon, ito muna. Syempre, gusto natin maging healthy. Iniiwasan natin yung mga magluto sa oil. So much better na kung ito yung gagamitin nating air fryer. So ayun, sa mga nagtatanong pala ulit dyan, itong air fryer na binili namin, 6.5 liters yung capacity niya. So talagang pinili namin yung mas malaki kasi syempre, pag mas malaki yung capacity, mas madami kang pwedeng iluto. And syempre, hindi nalilimit yung pwede mong ilagay sa loob. Tulad ng halimbawa, sa fried chicken, di ba pwede tayo magluto ng buong fried chicken dito? Kung maliit yung air fryer mo and malaki yung chicken mo, hindi siya magkakasya. So much better na mas malaki yung air fryer nyo. So ngayon, sisimulan na natin na ilagay yung mga liempo dito sa loob. So ayan guys, nailagay ko na yung mga liempo. Kung mapapansin nyo, magkakatabi-tabi sila. Pero wala akong pinatong. Mas maganda na hindi sila nag-overlap kasi baka may mga hindi maluto na part. So ngayon, sasara na natin yan. And yung temperature, isat lang natin sa 180 degrees. Then, unang luto. Pwede naman siyang tuloy-tuloy, pero mas gusto ko na binabaliktad siya. Iseset ko muna siya unang luto sa 11 minutes. Ayan. Habang nagluluto pa yung air fryer natin, yun nga pala, hindi siya masyadong malakas, no? Yung iba kasi, ang dami kong nababasang comments na yung air fryer daw nila, malakas daw talaga yung tunog. So ito naman, parang ano lang siya, mas mahina pa siya sa tunog ng electric fan. So habang niluluto natin yan, gagawin na natin yung sauce ng ating liempo. So unang-una, syempre, kailangan natin yung soy sauce. Lalagay na natin dyan. Ko kasi, hinahaluan ko pa siya ng Maggi sabor na chili mansi. So, para ano siya, may flavor, tapos at the same time, merong konting anghang, diba? So, konti lang. Tapos, extra calamansi ulit, para mas malasa pa siya, yung Maggi sabor na calamansi flavor naman. Then, ito, ilalagay ko na pa isa-isa yung mga ingredient na hinanda ko kanina. So, una pala, uunahin ko muna pala itong calamansi. Calamansi muna pala. So, yan. Apat na calamansi yung nilagay ko kasi mas gusto ko na hindi na overwhelm ng calamansi yung lasa ng ating sauce. Ngayon naman, ilalagay ko na, ihahalo ko na ito, yung onion. Tapos syempre, kasama niyan yung garlic natin. Ito. Itong sunod kong ilalagay is pepino. So napaka-importante yan. Ito, lalagay ko na din ng asukal, tsaka ng ketchup. Yung cheese, hindi natin ilalagay kasi para yan dun sa gagawin natin mamaya. So, nalagay ko na lahat ng ingredients ng ating sausawan. So, ihalo na lang natin sila. Siguro, may mga magtatanong sa inyo kung bakit nilalagyan ng gano'n. Meron kasi kami dating na kainan ni Lori na street vendor siya. So, puro mga, basta yung sa mga chicken, mga gano'n. Tapos, yung sauce niya, talagang napakasarap talaga. So, binabalik-balikan namin siya ni Lori. Sa may dentist ni Lori dati yun eh. So, every time na pupunta kami dun sa dentist, hindi pwedeng hindi kami dumaan dun sa street vendor na yun. Napansin namin na meron talagang pipino yung sausawan niya. Sarap na sarap talaga kami dun. At some later point, parang napansin namin na wala na yung pipino dun sa sausawan niya. And dahil nawala na yung pipino, hindi na ganun kasarap yung sauce niya. So, inassume namin na talagang nagpapasarap ng sausawan, pipino. So, kaya lagi na akong meron ng pipino sa mga ganito. Ayan na yung sauce, ipapakita ko na lang na malapit. So, ayan, nagawa na natin. So, itatabi ko na muna siya. At least ready na siya para mamaya. Hihintayin na lang natin na maluto yung liempo. Ayan, tapos na siya. Bubuksan na natin. Ayan, syempre, iikot natin siya.
So, napakaganda ng pagkaluto niya. Talagang dito pa lang makikita mo juicy na siya. Oh. Nakikita mo naman. Iikot ko siya. After nating mabaliktad, papahiran ko ulit siya ng marinating sauce para ma-maintain natin yung pagiging juicy ng karne. Kasi ano yan eh, habang niluluto natin, natutuyo kasi yan. Ibabalik ko na siya, then iluluto ko siya ulit ng 12 minutes naman. Gawin natin 12 minutes. Ayun guys, yung pagluto, yung style ng pagluto and kung gaano katagal, nasa sa inyo yun, no? Depende kasi kung ano yung preferred yung na type ng pagkaluto. Meron kasing iba na gusto nila hindi masyadong luto. Meron naman ang iba na gusto nila parang crispy, so mas pinapatagal nila yung pagluto. Ano ba, mag-try kayo 10 minutes, tapos i-check nyo na lang mga 8 minutes, buksan nyo kung okay na ba yung pagkaluto sa inyo. Then kung okay na siya, i-off nyo na. So nasa sa inyo yan, kayo na yung bahala kung ilang minutes yung gagawin nyo. Ako, wala akong eksaktong ano, no? Kaya nga ginawa ko kanina, first cook natin 11 minutes, tapos ngayon ginawa kong 12. Tinatantsa ko lang talaga siya every time na nagluluto ako. Pero yun yung guide ko, 10 minutes. Every time na magluluto kayo, i-check nyo na lang lagi yung niluluto nyo para makompute nyo next time kung gaano ba katagal yung tamang luto para sa inyo. Habang iniintay natin to, na-ready na yung sauce natin. And syempre may gagawin pa tayo mamaya. Lalagyan din natin ng cheese. Ayan, tapos na tayo magluto. Check na natin kung anong kinalabasan. Ayan. Parang sa unang tingin nyo pa lang, parang ano na siya, juicy talaga siya. So yan, maganda yung pagkaluto niya. Hindi pa tayo tapos. Ang gagawin ko, pagdidikit-dikitin ko yan. And then remember guys, yung cheese natin, ito. Gagamitan natin siya nito. So ayan, nalagyan na natin siya ng cheese guys. Tapos quick melt cheese yon, kaya kung mapapansin nyo medyo natutunaw na siya. Iluluto lang natin siya ulit ng mga isang minuto lang para lang totally kumalat siya. Ayan, tapos na siya. Yun. So yun na. Okay na yung kinalabasan niya. Tatanggalin na natin siya dyan at ilalagay na natin sila sa ating lalagyan. Bago pala natin maubos, tatry natin na tignan kung ano yung meron sa loob nito. So ayan siya. Maganda yung pagkaluto niya. Ayan. So, try natin gupitin to. Ayan o. Oh. Maganda nung nasa loob. Puting-puti yung loob o. Oh. Maganda yung pagkaluto niya talaga. So, crispy yung labas. Ay, hindi naman crispy pala. Medyo ano lang, brown color. Tapos, puti yung loob niya. So, ayan. Maganda yung pagkaluto. Ayan. Kita nyo naman na prepare ko na yung niluto natin and lagyan na lang natin ng final touch na ampadagdag. Ito yung onion leaves natin. So yan, okay na okay yung kinalabasan ng ating cheesy grilled, hindi pala siya grilled, cheesy liempo in air fryer na recipe. Hopefully, meron kayong natutunan kahit paano kung paano mag-prepare and kung paano gamitin yung air fryer para sa mga recipe ninyo. And kung nagustuhan niyo yung video, huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit niyo yung bell button para ma-notify kayo next time kapag meron ulit kaming iluluto dito sa aming air fryer. So yan, hanggang doon na lang yung vlog. Ching!